Hello mga ka-YT, nandito na naman tayo sa another episode kung saan pag-uusapan natin, it's all about optometry. So ngayon ang topic natin mga ka-YT, what are the types of contact lenses? So everyone asking though, ano po ba ang mga type ng contact lens para it's easy for us to decide kung anong contact lens yung gagamitin namin. So nandyan pumapasok mga ka-YT yung soft contact lenses, rigid gas permeable contact lenses or RGP, extended wear contact lenses, disposable or replacement contact lenses, or specialized. When we say specialized, dyan pumapasok mga ka-YT yung ortho-K or decorative contact lenses. So just to make it simple mga ka-YT, there is only two types of contact lenses, soft and hard contact lenses. Hard contact lenses or RGP contact lenses. Soft contact lenses. Ano nga ba yung soft contact lenses? Ito yung mga contact lenses mga ka-YT na karaniwan na mabibili natin sa market. Ito yung mga color contact lenses, clear contact lenses. Diyan yung mga pasok yung brand na Alcon, Johnson & Johnson, Boss & Lomb. So from the word itself mga ka-YT, pag sinabing soft, very comfort siya sa mata. Ito namang RGP contact lenses mga ka-YT, hard contact lenses na which is nire-refer namin sa mga patient kung saan mataas na ang kanilang grado or may problem na sila sa corneal shape. Now ipasok natin mga ka-YT yung extended wear contact lenses. Ito yung mga contact lens mga ka-YT na pwedeng itulog na normally 1 to 6 nights or maximum 30 days. But mostly we don't advise this mga ka-YT kasi kapag natutulog tayo mga ka-YT with the contact lenses, pinipigilan natin na makahinga ng proper yung cornea natin or yung eyes natin. Hindi namin ito ina-advise mga ka-YT kasi napaka-unhygienic ito mga ka-YT. Most likely na mga extended mga ka-YT is soft contact lenses. But meron din tong hard contact lenses kasi pag sinabi natin extended, meaning pwede nating itulog mga ka-YT. But again, hindi namin ina-advise ito. Sumunod mga ka-YT is disposable contact lenses or replacement contact lenses. Ito yung mga daily or weekly or monthly mga ka-YT na most common is soft contact lenses. Meron din tong hard contact lens mga ka-YT. Ngayon nagtatanong ng mga pasyente, Dok, ano po bang pinaka-better? Daily po ba, weekly, or monthly? To be honest mga ka-YT, ang pinaka-safe sa mata natin is daily. It is more hygienic para sa atin ito. At least everyday, nagpapalit tayo. The thing is, not practical mga ka-YT. So normally, yung mga ibang ka-YT natin, nagwi-weekly sila or monthly. Manggat maaari maganda na yung 1 month maximum mga ka-YT. Sa atin kasi sa Pinas, sanay tayo, umibili tayo ng contact lens na good for 6 months, good for 1 year. Hanggat maaari maximum of 1 month lang mga ka-YT. Para at least healthy rin sa mata natin. It's more hygienic mga ka-YT. Okay? Now, when we say specialized contact lens mga ka-YT, dito pumapasok yung una, ortho-K or ortho-keratology. Pag sinabi natin ortho-K, ito yung nire-reshape natin yung cornea. Dito, it's a hard contact lens mga ka-YT. Most commonly, ginagamit ito sa mga pasyente na merong mataas na na-astigmatizing or merong ng keratoconus. Ibig sabihin, very steep na yung kanilang cornea. So, ginagamit itong hard contact lens na to para i-reshape ulit yung cornea or i-flat ulit to back to normal. Normally, sinusunod itong mga ka-YT tuwing natutulog. So, at least kapag ano, pinipress siya, then hinuhubad na lang ulit kapag gising sa umaga. It's for corneal reshape purposes mga ka-YT. And sumunod, lastly mga ka-YT, tinatawag natin decorative contact lenses or cosmetic contact lenses. When we say decorative contact lenses mga ka-YT, nandiyan yung mga Halloween contact lenses, fashion contact lenses, colored contact lenses, cosmetic contact lenses, and theater contact lenses. Ito yung mga normally sa mga kapag may mga occasion, may mga sharingan pa na mata, may mga pared or cat's eye. Ito yung decorative contact lenses natin mga ka-YT. So ano nga ba ang indications ng contact lenses mga ka-YT? When we say indications, ano bang purpose kung bakit gumagamit tayo ng contact lenses or intentions?
Una ay optical. When we say optical mga ka-whitey, correctional. Same with the glasses, pero contact lenses lang siya. Doon sa mga pasyente na mayroong error of refraction, aside from the glasses, pwede rin silang gumamit ng contact lenses. Depende pa rin kung ang kanilang eyes ay healthy. Kung dry eye sila, there is a specific contact lenses for them then as well, mga ka-whitey. Sumunod, mga ka-whitey, therapeutic. When we say therapeutic, mga ka-whitey, more on therapy or vision therapy, mga ka-whitey. Like for example, yung RGB, mga ka-whitey, ginagamit siya for corneal reshape. Probably it takes 6 months or 1 year to reshape again the cornea. So ayun, therapeutic siya. And lastly, mga ka-whitey, cosmetic. Okay, or cosmetic. So ano nga ba ang advantage ng contact lens, mga ka-whitey? Una, it's a larger field, mga ka-whitey. When we say larger field, mga ka-whitey, as compared dito sa glasses, mga ka-whitey, kung mapapansin nyo yung visual field dito. So, ibig sabihin, kapag ito, diba, yung glasses, may makita pa kayong space kapag tumingin kayo peripheral, mga ka-whitey. May kita nyo may space pa dito. But as compared sa contact lenses, wala na yung tinatawag nating vertex distance kasi direct na siya sa cornea. So, yung visual field natin, mas wider. Sumunod na advantage niya, mga ka-whitey, ay normal image size. Mostly, ang mga pasyente na makaka-experience nito, yung may mga high myope o high hyperope, yung mga matataas yung grado nila, mga ka-whitey, ayun yung mga kapal na yung grado. So, normally, kapag makapal na yung grado mo or yung lens mo sa eyeglasses, mga ka-whitey, pag tumingin ka peripheral, may papansin mo, naka-bend siya or naka-curve yung mga image. So, hindi na siya normal size, okay? But in the contact lenses, mga ka-whitey, still, makikita mo yung image or yung target mo in a normal size pa rin. Kahit saan ka tumingin na angulo, mga ka-whitey, hindi siya nami-minimize or hindi rin siya nama-maximize. At is yung size pa rin niya or normal pa rin yung nakikita mo, mga ka-whitey. And lastly, no spherical and chromatic aberration. So ano naman ang disadvantage ng contact lenses, mga ka-whitey? Una, dun sa mga pasyente na merong allergy. Second, dun sa mga pasyente na merong keratitis. Pag sinabi natin kera, meaning cornea, itis, inflammation. So dun sa mga pasyente na may inflammation doon sa cornea nila, ay hindi rin pwede ito, mga ka-whitey. Sumunod, we need special care for clean. Kung ikaw ay tatamad-tamad, mga ka-whitey, na maglinis-linis, mga ka-whitey, most probably, ang disadvantage ito, malapit ka sa infection or mga protein deposit or mga foreign body sensation na pwede mag-cause ng infection, mga ka-whitey. Like for example, kapag napapabayaan siya, pwede tayo magkaroon ng giant papillary conjunctivitis. So that's all, mga ka-whitey. Hopefully, nakapagbigay po ako ng another piece of information sa inyo, mga ka-whitey. Just for reminder, mga ka-whitey, nag-create po ako ng Facebook page para for any concern, mga ka-whitey, just message me directly and I will do my best, mga ka-whitey, na masagot po yung mga katanungan nyo sa abot ng aking makakaya. And again, mga ka-whitey, thank you so much sa wala pong sawang support and tiwala, mga ka-whitey, sa lahat po ng mga nag-subscribe. At doon pa po sa mga hindi nagsasubscribe, mga ka-whitey, for more videos po, please subscribe and click the bell notification below para ma-update po kayo sa bagong video na i-upload ko po. So, ingat po tayo, mga ka-whitey. Thank you so much. Always pray and God bless us all. Bye! Ah, nandito po tayo ngayon, mga kababayan. Tayo muna po kayo. Hindi. So yun po, no? Mga ka-happy feet. Mga ka-gir-gir. Hindi nyo po alam yung ka-gir-gir, yun po ay ang ano, mga tawag dito, kaututan dila ba? Pwede na, no? Pwede na.
Pwede na? Bili nga pa niyang bukas. Ha? Bili ako niyang bukas. Kung bili ka kay Jordan, yun. Yeah.